So, good day mga ka-admins and welcome sa Social Media Monetizers. It's me again, Admin Kat. And para sa araw na to, para sa video na to, ang pag-uusapan natin is yung bagong mga requirements ni Facebook para sa in-stream ads monetization. So, yun na nga, no, ang pag-uusapan, katulad ng sinabi ko sa intro, ang pag-uusapan natin is yung bagong update ni Facebook tungkol sa mga requirements for in-stream ads monetization. So, hindi ko alam kung kailan to nagsimula, no? Pero nabasa ko kasi siya una doon sa isa sa mga group sa Facebook. And hindi ko alam kung this week or last week. And then, nagulat ako, syempre. And then, hinanap ko siya sa creator studio ko. So, yun nga. Binago na ni Facebook ang mga requirements for in-stream ads monetization. So, isa-isahin natin sila. Tapos, siguro ang gagawin nyo is, sabihin nyo sa akin, mas madali na ba siya or mas mahirap siya kesa sa dating mga requirements. So, siguro yun, no? Yun ang magiging tanong ko sa inyo pagkatapos nyong mapanood tong video na to. Mas mahihirapan ba kayo o mas madali na para sa inyo ang ma-reach yung mga requirements dito sa bagong Facebook in-stream ads requirement? Okay, so isa-isahin natin. So, number one requirement is the same, yung 10,000 followers. So, hindi yun nagbago. Kailangan mo pa rin ng 10,000 followers sa page mo para maging eligible ka for in-stream ads. Yun ang number one. And then number two, dito, ito yung malaking pagbabago. Kailangan mo ng 600,000. So, hindi kayo nabingi doon. Totoo yun. 600,000 video views. Minutes views. So, pag sinabi nating minutes views, katulad nung sinasabi natin sa mga iba nating tutorials, pag sinabi nating video views or minute views, so lahat 'yon ng views sa mga videos mo, whether ano lang siya, 1 minute lang yung video mo or mahaba yung video mo, basta lahat ng views. Hindi siya katulad ng 1 minute views kung saan kailangan nanood mo na ng up to 1 minute yung nanonood para masabi or ma-count siya as a 1 minute view. So sa 600,000 minute views, hindi ganon. Pero may catch yun, ha? Ito yung medyo malaking catch niya, no? Yung 600,000 views, kailangan organic siya lahat. Yun yung pinakamalaking, para sa akin, ah, yun yung pinakamalaking challenge doon. Kasi noon, sa 30,000 1 minute views, pwede kang mag-ads, eh. Pwede kang mag-boost ng videos mo and then ika-count yun ni Facebook doon sa 30,000. Pero dito sa 600,000, kailangan lahat organic. Hindi ika-count yung mga paid galing sa paid ads, hindi ika-count yung boost, hindi ika-count yung galing sa cross-post sa ibang pages. So, lahat yon hindi ika-count. So, ang ika-count lang talaga ni Facebook is yung organic video views. Doon ako, sa akin na, pakiramdam ko, sa akin pakiramdam ko, ha, doon ako mahihirapan. So, doon sa organic video views. Palagay ko, kasi may nagtanong na sa akin, no? Halimbawa daw mag-share sa group, pwede pa rin ba yun? Ika-count kaya yun sa 600,000? Sa palagay ko, oo. Counted yung mga views na shared sa mga groups. Basta organic yung pagka-share mo, syempre. Siguro ang inaano lang dito ni Facebook is yung mga galing sa paid views at saka dun sa mga katulad nung sa cross-posting. Siguro yun ang hindi po pwede. Pero,
May pero ako doon sa views na 'yon. So, ika-count ni Facebook sa 600 video views yung mga replays. Replay. So, kung halimbawa ako ay nanood, ika-count yun sa 600, di ba? And then, nanood ako uli. So, ika-count uli yun sa 600. And then, nanood ako uli. So, yung replay, ika-count yun sa 600 minute views. Parang pampalubag loob ba? Pampalubag loob ni Facebook. So, yun, no? Clear na tayo sa 600,000 minute views na yun. And then, ang pangatlo, eto medyo madali na to. Ang pangatlong requirement is 5 active videos. So, 5 lang. Kahit 5 lang yung videos mo sa page mo, okay na yon. Basta active siya, pwede siyang live or pwede siyang uploaded videos. It's up to you. Ika-count yun ni Facebook lahat sa requirements. Live at saka uploaded videos. So, kailangan lang meron kang 5 na active. Ibig sabihin ng active, nakapost siya. Gumagana siya dun sa page mo. So, yun yung mga active videos. So, medyo madali siya. Madali siyang i-reach yung requirement na yun. Ang magiging problema lang is, paano mo bibigyan ng maraming views yung mga videos na yun. So, yun yung magiging challenge natin as the creators. Kung paano natin paparamihin yung views sa mga videos na yun. So, kahit lima lang yung views, yung videos mo sa page mo, okay na siya for eligibility, ha? For eligibility lang to, ha? For requirements. Siyempre, pagka monetize ka na, kailangan may videos ka. Saan nilalagay ni Facebook yung ads kung walang videos yung page mo? Diba? So, yun. Clarification lang na yung 5 videos ay para lang sa requirements. So, yun, no? At saka, syempre, isa pa na hindi sinabi sa Creator Studio, pero syempre, alam naman natin to. Kailangan sumusunod ka sa policy, sa partner monetization policy ni Facebook at sa monetization guidelines niya. So, siguro given na yun, no? Para kay Facebook, given na yung requirement na yun. Kasi pag may violation ka, hindi ka talaga magiging eligible. And then, it's the same. Kailangan original yung videos mo. Alam na natin yon. So, kung gagawa kayo ng bagong page para sa bagong monetization for 2021, original videos. Hindi man original yung videos mo, kailangan you have meaningful enhancements sa mga videos na kukunin nyo galing sa ibang tao or sa ibang party or sa ibang channel. So, yun, no? Yun yung bagong requirements ni Facebook for in-stream ads. So, ang question ko sa inyo is, mas madali ba para sa inyo yung bagong requirements or mas madali yung dati? So, just comment your reactions, violent reactions man yan, your questions or anything, your comments, para mabasa rin namin, no? And I think that's it for today's for this video. And please don't forget to follow us on Facebook, on YouTube, on Instagram, and on Twitter. Meron na kami lahat dyan. Social media monetizers, pare-pareho sila ng pangalan. Hanapin nyo na lang. Or nasa description lahat yung links nila. And I think that's it, no? Till our next video. Salamat!